Kagunay sa magpatupad ng price ceiling o price cap sa bigas, makaparayam natin chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, si Senadora Cynthia Villar. Senator Villar, good morning po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga din sa ating tagapakinig. Ano po masasabi niyo dito sa pinatutupad ngayon ng gobyerno na price ceiling sa bigas? Tingin ko naman walang choice ang gobyerno kasi wala namang shortage ng rice. At ito ay gawa-gawa lang ng cartel at hoarding. Kaya maigi na rin mag-price cap. At ang price cap naman ay reasonable, kikita pa rin ang lahat sa 41 to 45 pesos per kilo. Pero umaaray po yung mga retailer, Senadora. Kasi nabili daw nila ng 50 mahigit, tapos ibabagsak nila yung presyo, malulugi daw sila ng 1,500 kada araw. Alam mo, ang full costing ng palay is 13 pesos per kilo. May mga farmers sa Nueva Ecija na kaya nilang ang costing lang nila 8 pesos per kilo matapos na matulungan ng gobyerno ng ating Rice Competitiveness Enhancement Fund ng RTL at saka National Rice Program. So, ang range is 8 to 13 pesos per kilo ang cost. So, dapat bibili niya ng NFA ng 19 pesos per kilo at times 2, that's 38. Oo, so may tubo pa sila sa 41 to 45. Kaya hindi naman pwede na sasabihin nila binili ng mahal. Wala naman bumihil ng ganung kamahal eh. Mm-hmm. May panawagan po yung sektor ng magsasaka pati mga millers na amyandahan po itong rice tarification law para mabigyan uli ng kapangyarihan ng National Food Authority na bumili ng bigas sa ating mga magsasaka. Senadora. Alam nyo, noong 2018, nagtaas ang bigas from 32 to 40 pesos per kilo to 48 to 60 pesos per kilo. Nagpanik po ang presidente at ang national government kaya ipinapasa sa amin yung rice tarification law. Mm-hmm. Kasi talaga namang dapat tulungan ang farmer na maging competitive. Ang Vietnam, they produce their palay at 6 pesos per kilo. Opo. Kaya kinrate namin yung Rice Competitiveness Enhancement Fund from the tariff on rice. Kasi pag NFA, walang koleksyon ng tariff. Okay. E ngayon, nakaka-collect kami ng almost 20 billion a year. 10 billion dinadala sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mechanization at distribution of seed. Na iyon ang problema ng mga farmer according to study, kaya hindi sila competitive sa Vietnam. Mm-hmm. Tapos may National Rice Program pa tayo na nagbibigay ng fertilizer at hybrid seedlings. Bakit sila nagagalit doon? Tinanggal sa NFA ang power to import kasi kasabwat sila ng cartel. Mm-hmm. Pinatatanggal na nga yung NFA sa akin, hindi ko tinanggal dahil naaawa ako sa mga empleyado. Opo. Pero kasabwat sila ng cartel noon eh. Mm-hmm. Ngayon, katulad ngayon, may power sila na bumili sa farmer, hindi sila bumili sa farmer. Mm-hmm. Okay, itong nababanggit yung pong mga hoarder, mga smuggler, kada hearing po sa Senado, lumulutang yung mga pangalan po niya, Senadora. Ba't hanggang ngayon po, nandiyan pa sila? Alam niyo naman, yung implementation ng law, may depekto. Kaya mm-hmm. kami ngayong buwan, magpapasa kami nung tinatawag na amendment to the anti-smuggling, which includes cartel and hoarding as economic sabotage and non-bailable. Opo. Ipapasa namin yan sa Senado ngayong buwan. Para finally, maging mahigpit na tayo sa ating mga cartel at hoarding at mag-create kami ng tinatawag na anti-smuggling and cartel court. Mm-hmm. Na yan lang ang gagawin. Pag dinimanda sila, sila ang mag-hear. Parang sandigan bayan. Mm-hmm. Wala ba bang plano ang Senado na maglaan ng ayuda yung mga magsasara daw po na retailer? Hindi ba sinabi na ng Kongreso na mayroon 2 billion budget para tulungan ang small rice retailers? Opo. So kasama na Senado doon? Opo. Ayun. Ay, maraming salamat po, Senadora Cynthia Villar. Ingat po kayo.
Maraming salamat, Igan, at maraming salamat din sa ating tagapakinig. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.